Naniniwala ka bang first love never die? Aro, Diyos ko. Tayda ng animal? Siguro mas maniniwala na lang akong high school talaga ang the best. Diyan ka magsisimula matuto mag-ayos, magiging concerned ka na sa itsura mo, diyan na din nagsisimula yung mga crush-crush. Naalala ko dati, second year high school ako noon, nung unang may matinong nanligaw sa akin. Parang awa nyo na, walang tag, walang mention. Tahimik na yung buhay niya. Sa totoo lang, hindi ko masyadong na-enjoy yung high school life. Kasi first year high school pa lang ako noon, working student na ako. Kami dalawa na ate ko. Dalawa kami ng ate ko noon, namamasukan kami tagabalat ng gulay. Yung mga gulay na tinitinda sa palengke. Sa magdamag yun hanggang madaling araw, tapos diretso pasok. Tapos pag uwi ko sa hapon, may pinapasukan pa akong parang tindahan. Maliit lang na tindahan, dyan sa may tapat na St. Mary's. Malapit sa Blue Hills. O diba, saan pa yung oras mo magbarkada? Pero eto na nga, may nanligaw sa akin. Not one, but two. Ganda ng lola nyo. Yun nga, sabay sila. Yung isa, classmate ko. Itago na lang natin siya sa pangalang Vegeta. Edi, etong si Vegeta may advantage. Kasi nga kaklase ko siya eh. Yung isa naman, mas ahead sa amin. Second year ako noon, third year siya. Itago na lang natin siya sa pangalang Bumblebee. Edi, mahigpit ang labanan. Una talaga, lumalamang si Vegeta. Eh, matalino eh. First honor namin to dati. Tsaka medyo, may tsura din naman, kamukha niya si Piccolo. Pero si Bumblebee, wala talaga siyang ganap. Wala, basta pogi lang talaga siya. Tapos etong si Vegeta, daan ako sa mga pa-chocolate, love letter. Si Bumblebee, wala. Parang makubo ka sa tingin, mga ganon lang. Tapos lamang na lamang na nga si Vegeta. Ngayon kinausap ako ni Bumblebee. Sabi niya, pag di mo ako pinili, pipigilan ko yung paghinga ko, hindi ako hihinga. Dahil joke lang, di niya sinabi yun. Siyempre natakot ako, baka hindi nga siya huminga. Kaya ending. Siya yung napili ko. Pero naawa ko nung kay Vegeta kasi umiyak siya. Pero ngayon pag nagkikita kami, nag-a-appear pa kami, parang walang nangyari. Tas ayun na nga, sinagot ko na si Bumblebee. Sa school lang talaga kami nagkikita kasi nadami ba naman ng trabaho ko. Hindi ko masyado na-experience yung gala-gala. Tapos ng mga ilang buwan na kami, sinabi ko sa kanya na pakilala niya ako sa nanay niya. Pinakilala niya naman ako. Mabait din sa akin yung nanay niya. Tas okay naman yung naging relationship namin. Parang mga papi-papi love lang ganun. Tapos dumating yung Christmas vacation. Parang kulang isang buwan na walang pasok. Kaya lang pinagbakasyon ako sa Maynila, sa Tondo. Edi LDR. Siya may cellphone, ako wala. Kaya ginagawa ko noon, lagi ako nakikitext dun sa pinsan ko kay Ate Mac para makapag-text ako sa kanya. Kapanahunan niya ng Meteor Garden eh. Basta crush na crush ko niyan dati si Dao Mingzu. Tapos nung bumalik na yung klase, mga bandang January na yon, pinag-uusapan na palagi doon yung field trip. Eh alam ko naman na hindi ako makakasama. Kasi lagi naman yun eh, basta field trip hindi kami nakakasama. Ngayon, ang lagi kong napapansin sa kanya, lagi niya akong tinatanong kung kasama ako. Parang sinisigurado niya kung kasama ba talaga ako o hindi. Tapos lagi niya rin sinasabing hindi siya kasama. Hindi naman ako nagdududa kung bakit. Pero nagsimula akong magtaka nung sinabi ng kaklase niya nakasama siya sa field trip. Pero sabi niya sa akin hindi. O diba, borbolin? Siyempre, ngayon ako, gumawa ako ng paraan para makasama din. Inipon ko yung mga baong ko, naglalakad ako papasok ng school, para matabi ko yung pamasahe ko. Basta ginawa ko ng paraan para makabayad ako sa field trip. Kasi nga alam ko kasama siya eh. Pero hanggang ending, hindi niya sinabing kasama siya. Tapos, eto na nga yung field trip. May mga una pa kaming pinuntahan bago yung Star City. Pero sa lahat ng pinuntahan namin, magkasama kami. Parang nangyari, parang yun yung first date namin. Kasi hindi naman kami nakakalabas eh, hindi kami nakakapag-date. Pero nung hapon na, pumunta na kami ng Star City. Doon ko na siya hindi makita. Hinanap ko pa nga, pinagtanong ko pa eh. Hindi ko talaga siya nakita. Tapos itong kaklase ko, tinawag ako. Hinila niya ako, tapos pumunta daw kami doon sa may parang Anchors Away ba yun? Sa yung parang barko na nagsuswing, bigla akong napakanta ng Moira eh. At nakita kita sa Anchors Away, lintik ka. May kasama siyang iba. Ang nakakapagtaka pa doon, yung kasama niya yung number one. Ako pala yung number two. Putang ina. Minsan may mangyayari talaga sa buhay mo na akala mo katapusan na ng mundo. Pero pag nalagpasan mo, pagtatawanan mo na lang yung mga pag-iyak mo noon. Pero syempre may matututunan ka sa bawat pangyayari. Shoutout sa mga tropa ko, Jessa Cabe, Angel Madrigal, Nanay Jean, vlogger din yan, Jeneline Katipon, Obo, Zihana, Chai Paner, Benok, Laging, Tom Julut, Jan Aldrin Fajardo, Cherry Aguirre, Jane Kyle, Erilyn Rasile, Impa Bautista, Reg Jacobo, Aimee, James Paulo, Yan Alagaban, Ambo Bravo, wag na iyak. Yun lang. Bye-bye. Like and share para alam mo kung anong chismis ko bukas.